Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Margen's Garden. So, ayan guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating mga gymno. Ayan. Kasi yung iba dito guys ay niripat ko na. So, yung mga baby ng ating mga astro ay ayan sila guys. Ayan o, lumalaki na sila. So, alaga lang talaga guys sa dilig. Dapat idiligin sila palagi. Ayan, sabog-sabog sila guys. Kasi binuhusan ko sila kahapon. Medyo masama yung pakiramdam ko kasi nga natrangkaso ako. Ayan, pero kahapon, kahit na masama yung pakiramdam ko guys, nagdilig ako sa kanila dito. Ayan, binuhusan ko sila kasi kailangan talaga nilang diligan. Kasi napapansin ko sa kanila guys, kapag nasusobrahan sila sa tuyo, yung wala na silang mainom, pumapayat yung kanilang yung katawan. So, parang ano, nadidehydrate sila, yun, dun sila umiinom sa katawan nila. So, kaya naman, parang ano, hindi sila lumalaki. So, kaya kapag alaga talaga natin sa dilig itong ating cactus, kagaya nitong gymno, and astropytum ay talaga naman pong mabilis silang lumaki. Ayan, no? Ayan. So, basa-basa siya kasi binuhusan ko sila kahapon. Ang dumi na ng mga pots nila, guys, oh. Ayan. Kinukuskusan ko to dati, guys, pero kapag tumagal na siya, ganyan na naman siya, oh. Ayan siya. So, yan talaga yung problema sa mga white pots. Maganda silang tingnan, kaso lang dumihin. And then, kapag na-stuck na talaga, ganyan na yung itsura nila. O, madumi na talaga, guys. So, siguro mas magandang gamitin yung ganitong pots. Yung mga tall pots na ganito ay yung black. Kasi, hindi kita yung dumi nila, guys. Ayan. So, ayan na guys. Ito o, mga niripat ko to. Ayan, ang ganda ng kulay nila guys. So, naiinita na sila dito banda kasi yung net, hinila ko pataas. Ayan. So, kung titingnan nyo, ayan o. Hanggang dito na yung naiinitan dito banda sa area na to. Ayan. Kasi hinila ko yung net papunta doon. Ayan. Kasi yung mga succulents natin na mga bago, ay baka mainitan yung mga dito banda sa harapan. So, hinila ko yung net. So, sila, nakakatanggap na sila dito ng ano, full sun. So, nainitan sila ng morning. So, maaga pa ngayon guys, mga 6 pa lang. Ayan, kaya wala pang sunlight dito. Pero, doon banda meron na. So, marami kasing puno sa harapan. Kaya, hindi makarating dito yung init ng ganitong oras. Pero, kung ano guys, walang puno sa harapan, meron na dito init. Pero sa pagka-transferan ko ng area nito guys, ayan o, meron na doon sunlight o. Ayan dyan banda, sa area na yan. May sunlight na sila na maririsi. Pero, konti lang kasi natatakba naman siya ng puno ng nyug dito sa harapan. May nyug kasi dito guys. So, ayan o. Ayusin natin to soon. Kapag nakaluwag-luwag na guys yung papa ko sa trabaho. So, ngayon kasi guys, marami pa siyang inaasika. So, busy siya. Ayan. Sinisipon ako guys, kaya ganito yung boses ko. Ito nga guys, so nirepot ko siya dito. Ito yung pot ng ating frog 2. So, tinanggal ko yung frog 2 kasi guys, parang stem rot yung pinakapuno niya. So, naisipan kong tanggalin na lang siya. Tapos ito yung ilagay ko. Ang ganda guys oh. Yan, ang ganda. Ganda ng color nito. And then, pansin ko, nung niripat ko siya dito guys, parang, ano, lumaki siya. Ayan, kasi diniligan ko to ng diniligan. Kasi dun sa isang pot na napaglalagyan ko sa kanya, parang ganito yung pinagtaniman ko sa kanya guys. Sobrang tuyo nila nun guys. Ano? Ilang araw din silang sobrang tuyo kasi nga hindi ko sila maalagaan sa dilig. Kasi ano, masama palagi yung pakiramdam ko sa init. Yan sa init din. Tapos ngayon, natrangkaso naman. Ayan. So, hindi pa tayo lubos ang magaling pero
Ayan, hindi ko maiwasan guys na pumunta dito sa garden kasi syempre alam nyo na ito yung ating stress reliever. Kaya naman kahit na may sakit ako guys, ano, pag okay yung pakiramdam ko, talagang tinitingnan ko sila dito. Kasi baka mamaya may nagat-ngat na naman, 'di ba? So yun, kapag ganito lang na maaga, ganyan. And papansin ko nga, hindi ko na nakukuha na ng mga video. Ayan, kasi hindi nga tayo dito makapunta kapag tanghali. Hindi na ako masyadong makalabas-labas kasi sobrang init. So, marami tayong namumulaklak na gymno dito. Pero hindi ko makuha na ng video kasi nga hindi ko makita yung ganda nila kasi hindi ako makalabas. So, ayan o, tingnan nyo guys. Ayan o, siguro namulaklak yan kahapon. And meron na naman dun. Ayan. Tapos dito, meron na namang ano, mga buds. Ayan. May mga buds na naman dyan. Ang dami nila, guys. Simula nung nakalapaglagay ako ng pain sa daga. Tapos hindi na sila nangat-ngat, guys. Eh, ang dami nila ditong mamumulaklak. Ito, meron pa. Ayan. Diba, guys? Nakakatuwa. Ayan. So, dito meron din, no? Ayan. Pero yung ating mga ano dito, guys. Ito. Yung ating mga astro. Ayan. Pansin ko sa kanila, walang masyadong namumulaklak. Ala, ito, oh, nag-ano, guys, oh. Hindi ko naman to napollinate. Pero namunga. Ayan, oh. Yan, namunga siya. Hindi ko naman yan, guys, na-pollinate. Baka may nag-pollinate dyan. Bubuyog. Baka na-pollinate ng bubuyog. Ito pala, guys, yung inat-ngat din pala to ng ano, oh. Ay. Ayan, oh. May sugat din siya. Yan, nangat-ngat din siya. Kaya talaga, guys, kung hindi ko lagyan ng pain yung ano dito, daga, halos lahat sila, guys, ay may sugat. Ayan. Lalo lahat sila ay ngangat-ngatin. Ayan. Ito guys. Oh, simula nung niripat ko sila dito. Oh, parang medyo lumaki-laki na sila. Ito din. Ayan. So, alaga lang talaga guys sa dilig. Kapag alaga sila guys sa dilig, ano talaga? Lumalaki sila. Ayan. Oh, tingnan nyo ito. Oh, nag-anuhan na. Oh, kasi lumaki na. Ayan, ito lang guys yung parang nasira kasi nginat-ngat siya. So, di ko alam kung may problema ba to sa stem. Kasi dehydrated siya. So, kahit natuyo siya, ay kahit nabasa siya, ano pa rin guys, dehydrated pa rin. Ayan, so, dinilingan ko sila kahapon. Kaya, ayan o, parang naano yung mga ano nila. So, ang gamit ko kasi dito guys, spray lang. Pero kahapon kasi, yung ginawa ko, talagang buhos kasi, ano nga, masama yung pakiramdam ko. So, pag buhos, mabilis lang ako matapos. Kapag spray kasi, guys, ang tagal nilang mabasa hanggang hilalim. Ayan. So, pati nga ito, guys, yung inangat-ngat to ng ano, inangat-ngat yan ng daga. Pero ngayon, wala na, oh. Ayan, meron pa tayong pain nandun banda sa baba. Nilagay ko muna sa baba. And then kahapon, napansin ko dito, ayan o, bumagsak ito. Ayan, bumagsak. Aray. Aray ko, grabe naman ito makaano. Eh. Kaya talaga ano ako sa cactus guys. Kasi, pag hindi mo napansin talagang masusugatan ka. Ayan guys, naputol kasi yung ano na pagsasabitan ko sa kanya. Bumagsak siya dito. Ayan yung binagsakan niya. Durog. Ayan o. Ayan. Tapos, ito, nakasabit to sa kanya. Nakasabit to dito sa ano natin. Ito, durog-durog din. Ayan. Hindi ko pa maayos, guys. Ayan o. Hindi ko pa sila maayos. Ayan. Pag okay-okay na yung pakiramdam ko, siguro saka ko sila ayusin. So, may ano pa naman to. May mga soil. Kaya,
hindi naman yan sila guys mapapano. Eh, hindi din to ma, ano, ma-etiliate kasi dito banda na area ay naiinitan. Yan, hindi naman yan siguro guys maano, ma-susunog. Ayan o, na ano yung mga ano natin dito nakatanim. Yan. Ito nasira o, bagong pot pa naman to guys. Yung bagong bili natin na pot. Ayan. Ito na yung ano natin, golden barrel. Ayan. So, lumaki na siya sa akin kasi ito o, yan, ginatngatan yan dati ng uod. Tapos dyan, natusok din siya sa tinik ng ano natin, golden barrel. So, dati nandito yan sa top, ngayon nasa ilalim na siya. So, ibig sabihin, lumaki na siya sa atin. Ayan, tumatangkad na siya. Ito din guys, oh, lumalaki na din to. Ayan, oh, na ano pa to, oh. Naalog din. Ayan, oh, tingnan nyo guys, oh. Mm. And, mabaho dito guys na area kasi parang siguro may namatay na daga. Hindi ko alam, hindi ko makita kung nasaan yun. Siguro nakakain nung nilagay natin na pain, tapos hindi na siya nakalayo, dyan na lang siya namatay. So, nangangamoy siya dito, banda na area. Ayan, so dito, meron ditong na, ano, yung kinat ko dati, oh. Stem rot. Ay, crown rot siya. Kasi dito, okay naman siya, oh. May roots pa, oh. Tapos yung top niya, na rot. Ayan, try kong putulin. Baka sakaling masave pa. Ayan, ito yung ano natin. Yung... Wala, nakalimutan ko yung ID nito. Ayan, pinagtabi-tabi ko kasi sila dito, guys. Ayan, ito pa yung ano natin, no. Saan ba ito nakalagay? Ayun, no, kasi na ano pa yun, no, putol-putol. Kasamahan pa yun nung dito, guys, so. Ayan, ito yun, no, bumagsak. Ayan, ito nga, sobrang ano na, guys, so, dehydrated na. So, isprehin ko yan ngayon, guys. Ayan. Okay naman yung pakiramdam ko ngayon kasi nakainom tayo ng gamot. Ayan. So, ayan, guys. That's all for today. So, saka na ako mag-ayos dito, guys, kasi masama pa rin yung pakiramdam ko. So, baka mamaya kapag galaw tayo ng galaw, eh, lalong lumala. Mabina tayo, guys. Ayan. So, shinare ko lang sa inyo yung ating mga ano natin, cactus dito, yung ating astropytum and gymnocalycium na talaga namang nagsisigandahan. Sana naman eh, makita ko yung ganda ng flower nila, guys. Kaso lang siguro mamayang tanghali na naman yan mag-open. So, hindi ko na naman yan makikita kasi sobrang init dito, guys, kapag tanghali. Hindi talaga ako nalabas, lalo na masama yung pakiramdam natin. Ayan. So, yun na lang muna guys. Yan na lang muna yung ma-share ko sa inyo. Soon, gagawa tayo ng video kung paano tayo mag-graft ng ating mga full bar na gymnocalycium sa ating ano, tinanim na mga cactus. Yung cactus na ano, yung pericastle guys, na cactus na lumalaki yung mga stem. Yan, nagtanim ako noon. Tapos, gusto kong i-graft doon yung ito. Yung mga babies na yan, na mga full bar. Kasi hindi naman natin yan, guys, mabubuhay. Na pag tinanggal natin yan sa mother plant, tapos itatanim natin, hindi yan sila mabubuhay. So, kaya naman, kailangan nilang i-graft para mabuhay sila ng hiwalay o separately sa kanilang mother plant. So, may ginawa akong una dito sa ating ano, baby nito guys, oh, yung mga baby niya dyan sa ilalim ng mga full bar kasama ng mga ito, ginraft ko siya. Tapos ngayon guys, alam nyo ba, ang bilis lumaki ng gymno kapag nagraft na siya kahit full bar siya. So papakita ko sa inyo dito. So nandito siya guys, ayan o, oh. Ipakita ko natin sa inyo nakaraan, pero ayan, medyo lumaki na siya. Kasi nung nilagay ko yan siya dyan, nahibayan siya, ganyan kalaki. So, alaga ko lang to guys sa dilig. Yan, inaalagaan ko lang siya sa dilig. Para
mabilis talaga lumaki itong ating mga gym, no? So, ayan, no? Lumalaki na siya. Ito, naantay ko pa itong lumaki. Ayan, no? Hindi pa to totally siguro nakakapag, ano, tawag siyan, adjust. Ayan, pero ito, bilis ito naka-adjust. Ayan, no? Lumalaki na siya agad. So, ganyan yung gagawin natin doon sa iba nating mga baby na, ano, gymnos, na mga full bar para mapalaki natin sila separately sa kanilang mother plant. Ayan. So, nandito banda yung ating mga pag-graftan sa kanila. So, ayan, matangkad na nga sila. Ayan. So, kapag okay-okay na tayo ay i-graft ko yan dyan sila, guys. So, that's all for today's video, guys. Yan. Papakita ko na lang siyan sa inyo soon kapag okay na tayo. Yan. Para sa mga hindi pa marunong mag-graft, yan, sa mga viewers natin na hindi pa marunong mag-graft at kung paano nila mabubuhay yung mga babies ng kanilang gymnos na ganyan, na mga full bar, eh, yun po yung ano, paraan para mabuhay natin sila separately sa kanilang mother plant. Kasi kapag ano talaga, hindi natin yan sila mabuhay-buhay. Kasi na-try ko na yan, guys, before na ano, tinanggal ko sa mother plant yung full bar and hindi ko talaga siya nabuhay. So, may nakapagsabi sa akin na ganun nga, i-try kong i-graft. And before naman talaga, guys, na hindi pa ako nagba-vlog, nag-graft na ako noon kasi mayroon ako mga cactus noon, guys. Tinatry ko siyang i-graft kasi napapanood ko nga sa mga ano din, sa mga video dito sa YouTube. And yun, ginaya ko siya before. Pero hindi pa ako nagbo-vlog nun, guys. And nagiging successful naman yung ginawa kong grafting. Kaso lang, napabayaan ko yun, guys, nung ulan ng ulan. Sa ano lang kasi dati, wala tayong greenhouse and nasa labas lang talaga sila. So, ang nangyari, namatay sila nung grabe yung ulan dito sa amin, guys. Walang tigil. Kaya naman, ngayon, yung ating igagraft ay ilalagay na natin dito sa loob ng greenhouse. So, kusang dilig na lang yung gagawin ko sa kanila para hindi sila mamaalam. Kasi maganda din talaga sila, guys, kapag naigraft natin. Ang gaganda ng kulay nila and mabilis silang lumaki. Ayan, mabilis lumaki sila kapag nakagraft na. So, alam nyo naman na kapag, kunyari, diba ito, ayan, pag marami yung variegation ng ating mga gymno, eh, matagal talaga silang lumaki. Compare doon sa kunti lang yung variegation niya, ang bilis nilang lumaki. Kapag ganito, sobrang dami ng variegation niya, matagal lumaki talaga itong ating gymno. Ayan, yun yung napapansin ko sa kanila, guys. So, ayan, that's all for today and see you on my next vlog. Happy gardening, everyone! Bye-bye! Ingat po tayo palagi!